ay sumubagadang kami sa ating lahat na sumusubaybay dito sa ating prayer and fasting for the nation. Tayo po ay nasa ika-17 yugto sa ating prayer and fasting for the nation at ang theme po natin ay Knowing God. At ang ating key verse ay mula sa Aklat ni Santiago, Kabanata 1, Talata ay 17. Ganito po ang sinasabi. Ang lahat ay mabuti at ganap, na kaloob ay buhat sa Diyos. Mula sa Ama na lumikha ng mga taklaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyamang dilim dahil sa pagbabago. Amen. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Amang Diyos na dakila at mga pangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa napakalaking pagmamahal at walang hanggang kabutihan po sa amin. Salamat po, Ama, sa pagkakaloob mo sa aming buhay, sa mga blessings, sa mga pag-iingat mo sa amin, sa pagpapagaling mo ng aming mga karamdaman, at sa mga kasagutan po, Panginoon, ng lahat ng mga kahilingan namin para sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, sa mga oras na ito, basbasan mo po kami, Panginoon, at patuloy mong kasiyahan ang bawat isa na iyong banal na Espiritu upang ang aming pong gawain ito sa aming devosyon, Panginoon, ay maradala ng aming mga kaalaman batay sa aming pananampalataya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo ang pabuli. Amen. Napakaganda po ng aming topic ngayon na pag-usapan at pag-aaralan. Ang nakasulat, ang sulat po ng aklat ni Santiago ay may sinamang po. Pero alam natin na isa itong napakahalaga para sa katulad natin mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesus. At ito rin po ay isang basihan natin para sa ikatitibay at ikatatatag ng ating pananampalataya. At ito nga po sa ating nabasa, ang sabi po, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Amen. Napakabuti talaga ng ating Panginoon. At mayroon po parang tatlong bagay ang binanggit ni Santiago na naglalarawan sa kalikasan ng ating Amang Diyos o ating Panginoon. At ang una po doon ay ang Diyos po ay nagbibigay ng bawat mabuti at perpektong regalo. At ang pangalawa po, sabi sa ating key verse, hindi siya nagbabago o nagtutulot ng bahagyamang dilim. So ang pangalawa po, kalikasan at katangian ng ating Diyos, na ang Diyos po ang Ama ng liwanag. At ang pangatlo po, ang sabi po, hindi siya nagbabago o nagtutulot ng bahagyamang dilim dahil sa pagbabago. Amen. So, ang pangatlo po, ang Diyos po ay hindi nagbabago. Amen. So, tatalakayin po natin muna na ang Diyos ay nagbibigay ng mabuti at perpektong regalo. Ang sabi nga po sa lahat na mabuti at ganap ay kaloob ng ating Panginoong Diyos sa atin. So, lahat po ng mga nagaganap at ang nangyayari sa buhay natin, yan po ay pawang bigay
sa kabutihan ng ating Panginoon. Napakasarap po mga isipin na tayo ang buhay natin, kumukulitain natin, kung tayo'y bata pa, cute-cute pa tayo, tapos hanggang sa nature natin, yung pagiging bata natin, hanggang sa naging dalaga tayo, dalaga o binata, na yun yung nakaka-excite na status ng ating buhay, na nandun yung mga sweetness. At hanggang sa natapuan na natin yung kaloob ng ating Panginoon sa buhay o ang ating mga angkabiyak natin na naging asawa natin, nagkaroon tayo ng pamilya, mga anak, kapo, di ba po? Napaka-buti-buti talaga ng Panginoon na hanggang ngayon ay talaga pong nag-enjoy tayo sa lahat ng mga blessing na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Amen. Salamat po dahil sa ganitong edad natin na narating na alam natin na tayo ay nasa katotohanan, na tayo ay tunay na nakakilala sa ating Panginoon. Hindi pa huli ang lahat para tayo ay ituwid natin talaga yung lahat ng ating mga pagkakamali bilang tunay tayong sumasamba sa ating Diyos. Kaysa natin ang kanyang banal na Espiritu. At ang sabi nga po sa Juan Kabanata 4:23 hanggang 24, ang sabi po doon, sabi po sa 23, darating ang oras at ngayon na nga na ang mga tunay na nanamba ay sasamba sa Ama, sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga ganyong sumasamba sa Kanya. At sa 24 po, sabi, ang Diyos ay Espiritu. Siya na sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Yun po. Kaya, salamat po na hindi tayo naliligaw sa katotohanan. Dahil tayo po na tumanggap sa ating Panginoong Jesus, natanggap po natin ang ating kapatawaran at pinagkakalooban na tayo ng kaligtasan sa ating buhay. Kaya yun po yung perfect gift na tinanggap natin na ang Panginoong Jesus na kaloob ng ating Ama. At yun nga po, meron din tayo sa buhay natin yung mga nakaptan natin, maraming blessing na natatanggap natin. Buhat yan sa Diyos. Sa kanya galing na hansyon. May mga bagay na ginagamit si God para mapasa atin yung binibigay ng mga blessing, di ba po? Minsan nagugulat tayo, wala tayo, tapos na-amaze lang tayo na nandiyan yung kasagutan, binibigay niya yung blessing. Ginagamit siyang tao o bagay para po inabot niya yung blessing na yun. Ganun po kabuti ang Panginoon. Kaya, blessing po sa atin lahat ng mga bagay na meron tayo. Una nga yung sa pamilya, blessing po na bigay ng Panginoon Diyosyo sa atin. Masaya tayo sa ating mga pamilya kahit may mga challenges pa rin. At yung ating mga kagandahan, kagwapuhan, blessing yan. Maging yung tama ng pusa natin kahit piso lang, blessing din po yan. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon lahat ng meron tayo. At isa pa pala na blessing din po yung lahat ng mga pagsubok
blessing na nakakunta natin, kundi kasama din po yung mga pagsubok na naranasan natin. Yung mga problema, yung mga misan, dumalay tayo, malungkot tayo, may mga bagay na hindi tayo hindi natin maunawaan na kanang na tapak po tayo o tinatanong natin sa Panginoon bakit natin dinaranas itong mga pagsubok na ito. Blessing po yun. Blessing po din yun sa atin kasi may layunin po naman yung Diyos kung bakit ibigay sa atin yung mga pagsubok na yun sa buhay natin. Sabi nga po sa Santiago 1, verse 2 and 3, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat niyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Ganun po. Kaya dito po kasi napapasa kung gaano katatag at kung gaano tayo tunay na nananampalataya tayo sa ating Panginoon na siya yung ating pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga nararanasan namin mga pagsubok. At isa nga po napakaganda halimbawa yung buhay ni Hud. Alam po natin kung ano yung mga naranasan ni Hud. Ano yung mga lahat ng bagay na wala sa kanya. Yung kanyang pamilya, kanyang kabuhayan. At nagkasakit siya ng hindi lang sakit, kundi talagang buong katawan niya. Talagang parang pag ikaw yung susuko ka na. Pero si Paul, siya po yung magandang isang halimbawa na napakatatag na kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Nagkaroon ng katagumpayan ang lahat ng mga dinanas ni Paul, di po ba? Sabi nga po, binaligyan ng Panginoon dobri-dobri pa. Amen po? Kaya wala naman po yata tayong kilala na ganoon na nakakaranas pa ng mga naranasan ni Hud. Tayo pa konti-konti ng mga pagsubok, akala mo napakalaki na. Big deal na yun dahil hindi tayo nakatingin sa ating Panginoon sa itaas, kundi tingas tinitingnan natin yung problema, hindi natin tinuunan tumaas at manalangin para makamtan din natin yung kasagutan o yung ating pagtitiwala sa Panginoon na siya yung bahala kasi lahat naman ay talagang kontrol yan ng Panginoon sa buhay natin. Sabi nga na yung blessing po daw ay nababalutan ng mga pagsubok. So, sa mga pagsubok na yan, nandoon yung blessing. Kaya sila talagang nagpaparamdam yan lagi sa atin na minsan nakakalimot tayo, nakakagawa tayo ng mga bagay para hindi natin siya maalala. Doon minsan nagkakaroon tayo ng mga iba't ibang mga pagsubok. Pero ang layo din nga ni Lord ay yun ay pagsubok na may kalakip na blessing. So tingnan, so ganun po, dapat siyempre gagawa tayo ng paraan. Kasi sabi nga, ang nasa Diyos ang awa at nasa tao ang gawa. Hindi naman pwede yung natin pwede pero wala tayong ginagawa. Dapat din po kung may mga
kahirapan tayo. Alam natin sa panahon ngayon, talagang number one ay financial ang problema. Pero kung tayo man ay kikilos o mag-iisip ng paraan kung papaano natin matutugunan lahat ng ating mga expenses, mga bayarin, mga pag-aaral ng mga anak natin, ay madali po yun. Kung tutulungan naman tayo ng ating Panginoon, pero kailangan tulungan din natin yung ating sarili. Kasi ayaw din naman po ng Panginoon na wala tayong ginagawa. So, ganun pa kabuti. At ang Panginoon, pantay-pantay po ang tingin na sa atin. Gusto lang niya na ibigay natin yung tiwala natin sa Kanya. Alam natin na lahat ng bagay, si Lord ang may control sa lahat ng mga nangyayari sa atin. Sabi nga po sa 1 Juan 5, Kabanata 5:15, at dahil alam natin pinakikinggan na tayo, alam din natin ibibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Yun nga po, na sa ating pagkilos at sa ating paghingi ng panalangin para doon sa mga pinagpipray natin, financial ba yan, karamdaman ba yan, sa relasyon ba yan, lahat po yun, ang Panginoon ang may control at pakikinggan niya kung yun ay naaayon sa ating sa kalooban ng Panginoon. Kung yun ay nakakabuti, ipagkakaloob niya po yun. Lahat po ay narinig ng Panginoon at siya po ay handang magbigay kasagutan sa lahat ng ating mga panalangin. Sa pangalawa po, inilalarawan po ni Santiago na ang Diyos ay Ama ng Luwalag. Yun po yung pangalawa. Ang ating pong Diyos ay ang makapangyarihang manlilikha. Nilikha niya po ang araw, ang buwan, at ang bituin na nagsisilbing liwanag ng sanlibutan. Siguro kung hindi niya nilikha, paano na wala. Andi mo. Ang Diyos na ang katangian ay wala kasalanan. Yun nga po yung kapahulugan na ang Diyos ay Ama ng Luwanag. Walang pagbabago. Siya ang kaluwalhatian, karangalan, karunungan, at ito po, ay ang tinatanglay ng ating Panginoong Diyos ay ang bunga ng banal na Espiritu. Sa Galatia 5:22, ang Diyos ay ang pag-ibig, ang Diyos ang kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kalinahunan, at pagbibigil sa sarili. Yan po ang banal na Espiritu. Bunga ng banal na Espiritu. Nakatating ka ng ating Panginoon na gusto rin sa atin ang Lord na ganyan tularan natin yung lahat ng kanyang mga katangian na pagbalik natin. At inilarawan po ng Panginoon, Diyos, bilang liwanag na siya lang po ang nag-iisang nagbibigay ng liwanag sa ating buhay. Kasi kung tayo ay nasa dilim, wala ang liwanag. Dilim na. Nasa dilim na. Ay, alam naman natin kung ano yung sa dilim. Yun yung kaaway. Yun yung si Talim na umuwi na sa buhay natin. So, ayaw natin ang dilim kasi mahirap kung tayo ay lumalakas sa dilim, di ba? Maaaring mapapahamak tayo. Lahat ng mga akala natin mabuti sa atin pala, ikapapahamak pala natin. Kasi wala tayo sa liwanag na
din. Kaya siyempre, gusto natin, doon tayo sa liwanag. Ngayon nagliliwanag yung ating katauhan, yung ating pagkatao sa pamamagitan ng Panginoon na siya sumasa atin yung kanyang banal na Espiritu. Amen po. At ang pangatlo po, ininalalarawan po ang Santiago na ating Diyos ay hindi nagbabago. Amen? Sabi pa sa Roma 11:29, kung naging mabuti ang Diyos, siya ay palaging magiging mabuti dahil hindi siya nagbabago. Amen? Tayo mga minsan tayo pabago-bago tayo ng kaisipan. Minsan oo, minsan hindi. Minsan mabait tayo, masamot tayo. Minsan medyo nakakaranas tayo ng nawawala ka sa alay na nagbabago ka. Nagbabago-bago din yung iyong ugali. Minsan, natural naman po yun. Kasi nga, minsan nagkakamali tayo sa lahat ng mga iniisip. Kasi mga dahil sa kinakain natin, minsan, hanggang, madaling magkakalit. Nakakalimutan ko siya ang kapala. So, matapat po ang ating Diyos. Tapat po siya at totoo sa lahat ng kanyang mga pangako. Amen? Tayo minsan pangako tayo, pangako kasi hindi naman natutupad. Merong natupad, merong hindi. Pero ang Panginoon kahit kailan, lahat ng mga pangako niya sa atin ay totoo. Hindi siya nagbabago. Sabi nga po sa Matthew 24:35, ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang aking salita ay mananatili mapakailanman. Amen? Kaya dapat natin isipin sa isapuso natin ang lahat ng mga salita ng Panginoon na ating po na nalalaman sa banal na aklat. At ito po ay magsisipin isang gabay natin at isang matibay na pundasyon para sa ating pananampalataya. Kaya ano man po ang ating pinagdadaanan, blessing, kagalakan, or yung mga pagsubok, mga kabigatan, mga challenges, magtiwala lang po tayo sa ating Panginoong Diyos, sa banal na Espiritu, at sa lahat ng pangako niya na doon po tayo humawa. Dahil hindi po ang Diyos ay hindi nagbabago, siya yung luwanag na nagagabay sa ating buhay. Patuloy lang po tayong lumapit, manalangin, at sumunod sa kanyang mga utos. Hindi po tayo niya pababayaan, hindi na tayo iniwanan. Ang Diyos po ang ating iniwanan. Amen? At tapat at hindi nagbabago. Mapagmahal ang ating Panginoon. Amen? Tayo po'y manalangin. Naming Amang nasa langit, patuloy pa sa salamat sapagkat kayo tayo ng isang Diyos na mabuti at ganap. Tunay nga po na nagpapasalamat kami sa lahat ng mga blessings, sa lahat ng mga tinataglay ng meron kami, Panginoon. Salamat din po sa lahat ng mga natutunan namin mga kaalaman sa pamamagitan ng aming gawain ito sa aming po prayer and fasting for the nation. At kayo po Lord ang pamumuna at sa inyo po namin ito pinagkakatiwala, Panginoon, na mas lalo pa po dumami ang lahat ng makakapag-ahayag ng iyong mga salita, Panginoon. Dami ikaw lamang yung aming po pinagkakatiwalaan, Panginoon, sa aming buhay, sa aming iglesia, sa aming barangay, sa aming eskwelahan, Panginoon, na ikaw po yung siyang magliwanag sa aming buhay.
sa inyo, Panginoon. Dalangin po namin din ang aming bansa, Panginoon, sa aming po katatapos sa eleksyon, at inyo na po inilagay kung sino po yung dapat na mamuno dito sa aming bansa. Nawa, Panginoon, ay pagpalain niyo po siya at tunay na maging kapat po siya sa pagkuhin bilang aming leader, Panginoon, maging ang lahat ng mga pinurok lamang, mga senador, Panginoon, na katatapos lamang ikaw po, Lord God, ang mamuna sa lahat ng kanilang mga sinasabi, Panginoon, sa kanilang mga ipinapangako para sa kabutihan at kaayusan at sa ikaunanglad, Panginoon, ng bansang Pilipinas. Lord, pinataas din namin sa iyo ang lahat ng may mga karamdaman. Lord, kayo po, Lord, ang huli po. Iabot mo po ang iyong mga kamay bilang kagalingan, Panginoon, sa kanilang mga karamdaman. At ganun din po, Panginoon, ang lahat ng mga walang trabaho, Panginoon, nawa ay makasugpon sila ng mga trabaho, Panginoon, upang magamit nila bilang katugunan sa kanilang kakulangan, Panginoon, sa kanilang mga pamilya. Lord, sa iyo kami nagtitiwala at nagpapasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.